ito mga kaibigan ang pagpapatuloy ng kwento ng aking tiyahin na nakarating na doon sa Biringan City. Samahan ninyo ako ngayon sa isang gabing ito at muli nating tunghayan kung ano nga ba ang nangyari at naganap sa aking tiyahin sa loob ng Biringan City. Nasa loob na nga ng palasyo ang aking tiyahin at sila'y nagkakainan na doon ng masasarap na putahin ng mga pagkain sa hapagkainan. Napakahaba po ng lamisa na kanilang pinagkakainan at lahat po ng mga klase ng mga engkanto ay nandoon po. Nakita niya po ito maliliit, malalaki at yung iba naman ay maitim, mapuputi. Ngunit mas marami po yung mga mapuputi na kung tawagin namin sa dito sa Maynila ay anak araw. Pero sila po doon ay kakaiba sapagkat po ang kanilang mga hitsura ay wala po nitong nasa ilalim ng ating ilong na kanal na kung tawagin nga daw po ay philtrum sa English. Okay. Ngayon po mga kasama, tuloy-tuloy na po sila nagkakainan ng kanilang tanghalian sapagkat sinasapantaha po ito ng aking tiyahin na yun po ay panananghalian na po dahil maaga pa po sila or maaga pa po siya dinala ng kanyang manliligaw sa loob ng Biringan City. Napapalingon-lingon siya sa bawat paligid. Tinitingnan-tingnan niya ang mga kakaibang mga nilalang. Hindi niya mawari kung anong klaseng mga tao ito o anong klaseng mga engkanto sila. Ito kaya ang tinatawag na mga agta. Ito kaya ang tinatawag na mga kapre, mga tikbalang, kung ano-anong klaseng mga nilalang ang kanyang napapagkikita doon sa loob ng Biringan City. Ngunit wala siyang pwedeng ipagtanungan or kanino man niya kasi sapagkat wala siyang kakilala roon or makikilala man. Ngayon mga kaibigan ay ang aking tiyahin ay habang kumakain hindi niya halos maisip na talagang ganito pala kasasarap ang mga pagkain sa loob ng Biringan City. Maya't maya pa ay tinitingnan siya ng mga engkanto kung paano nga ba siya kumain. Siya naman ay medyo nahihiya, siyempre bata pa at dalagita pa lang siya sa panahon na yon, ay hindi niya ito masyado pinapansin at medyo payoko-yoko lang siya sapagkat siya ay mahihiyain. Ang kanya palang itsura ng mga panahon na yon ay kung tawagin ngayon sa isang mga millennial ay dalagang Pilipina talaga sapagkat ganun po noong araw ang mga kababaihan Pilipina. Mahinhin, mahabang buhok, matuwid at ganun po ang mga dalaga noong mga panahon na yon. Ganon daw siguro ang isa sa katangian ng mga kinahanap ng mga engkanto. Yung mahinhin, mahabang buhok, dalaga at mabait. Sapagkat ang aking tiyahin po na yun ay talaga namang napakabait po noon. Hanggang ngayon po siya ay buhay pa po siya ngayon. Nandun po siya sa Samar. Ngayon mga kaibigan, kumakain na po sila at patuloy na po silang kumakain. At sinasabihan po siya ng kanyang manliligaw, huwag kang mahiya, sige lang, kumain ka. At mamaya, mayroon tayong kakainin na panghimagas. Yun nga, yung nandun sa dulo, sa dulang, andun banda sa kanilang mahal na hari at mahal na reyna. Yun nga siguro ang reyna at hari ng mga engkanto. Sapagkat doon nakatingin sa kanilang lahat, bawat kumpas o sabihin ng kanilang hari o kanilang mahal na reyna, ay lahat tumatalima at lahat napapatingin. Namamangha siya sa mga buong paligot at kapaligiran ng Inkantasya. Sapagkat nakikita niya na talaga namang napakaganda ng mga lugar, napakaganda ng mga tanawin, namamangha talaga siya. Ano ba ito? Namamalikmata ba ako? Ano ba ito? Minimino or binabalo lang ako? Yun po ang term ng or ang salita sa salitang waray ng parang naiingkanto ka. Binabalo or namimino. Minimino. Para ka bang nililigaw or para kang winawala doon sa lugar na yon. Or kung tawagin sa Samar din ay burong. Nabuburong ka na. Ganun po kasi mga kasama at mga kaibigan ang kahulugan at salita sa Samar. Nakita siguro niya doon ang mga tao, mga kung tawagin doon sa amin ay banwaanon, mga dalakit nun. Ang dalakit nun kung tawagin dito sa Maynila, puno ng baliti. Ganun po yun ang ibig sabihin noon mga kaibigan.
Ngayon, patuloy pa rin silang kumakain at tinitingnan pa rin ang aking tiyahin kung paano nga ba ito. Pero ang lasa naman ng kanilang kinakain ay normal naman ito at wala naman itong masamang lasa o hindi ka nais-nais. Sapagkat lahat ng mga hinahain sa kanila at kanilang natitikman ay parang mukha namang lahat sariwa. Ngunit parang mayroon lang ito isang hindi niya nahanap na lasa. Yun ay sa kanyang pagkumari ay asin. Pero masasarap naman, okay naman ang nararasahan niya. Ngunit asin nga lang talaga ang wala. Maya-maya pa ay nagwika na ang mahal na Reyna. Kung kayo po ay tapos na, umarini na kayo rito sa ating harapan para ikay magdesisyon na kung ikaw nga ba ay kakain nito o hindi. Dahan-dahan naman ang aking tiyahin na nagpunas ng kanyang mga kamay, kanyang bibig ng isang tawil para naman po ay lumapit naman po doon sa mahal na Reyna. At nagpapalapit na nga siya. At ito'y kanyang kinain. At mukhang ang mga mukha ng mga nandoon na mga engkanto ay nalungkot ng tuluyan sapagkat siya ay nagdesisyon na babalik muna doon sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat mga kasama at mga kaibigan ko sapagkat may karugtong pa po ito hangga po siya ay tumanda na po at nagkaedad na. Abangan niyo pa po sa susunod mga kasama kung ano na po ang nangyari, kung tuwing nakabalik nga ba siya at pinayagan nga ba siya ng mga engkanto na makabalik doon sa kanila at magagalit ba sa kanya o hindi ang mga ito.
Dito ko muna mga kasama ipuputol o itutuloy muna natin ang aking kwento para sa kabilang part naman sa part 4. Abangan ninyo ako mga kaibigan at ito ay muli kong ilalahad sa inyo ang totoong kwento ng aking tiyahin na nakarating sa loob mismo ng Biringan City. Sana po huwag kayo magsawa at makinig ng aking kwento sapagkat ito ay totoo at nangyaring tunay sa aking tiyahin. Maraming salamat po sa inyong lahat. So better let go, get inside if you ever